Ano nga ba ang dapat natin gawin kapag ang susi ng ating sasakyan ay bigla na lang natin napansin na nawawala na pala? At sa mga oras na ito ay gabi na at wala na tayong mahanap na bukas na mall, tindahan o kahit sino pwedeng pumunta sa atin na locksmith. So ngayon, ituturo namin sa inyo ang solusyon dito kung paano ba masosolusyonan ito. Ang susi ng ating kaibigan na pupuntahan ngayong gabi ay isang Honda Civic na mayroong immobilizer anti-theft system. So ang sasakyan na ito ay hindi basta-basta na magagamitan ng kahit anong susi para mapai-under itong sasakyan na ito. Kailangan na may specific na system diagnostic tool para lang gumana ang sasakyan at mapatakbo ito to avoid na manakaw ang sasakyan. So ito na ang aking kaibigan, naghihintay kung ano ba ang pwedeng solusyon para dito. So ngayon, naghahanap kami kung saan-saan ng locksmith at pinalalamog pa nga niya ang susi na duplicate na ulo lang at pliers na pinadala niya sa asawa niya. Ulo lang yan ng susi, wala yung system controller ng susi. So ngayon, ipinipihit ko siya gamit ang long nose or pliers. Habang pinipihit ko yung ulo ng susi ng sasakyan gamit ang pliers, inabukas ko ang pintuan ng sasakyan. Ngayon, subukan natin kung mabubuksan din ba natin ang makina ng sasakyan na ito. Subukan natin. Ngayon, nag-iinit lang ako kasi baka pumasok yung susi ng sasakyan at hindi ko na ito mahugot. So ngayon, nabuksan ang makina ng sasakyan. So ang saya-saya ko dito, pati kaming lahat, sapagkat akala ko namin lahat ay okay na. At sinasabi ko sa kanila, okay, bye-bye, away na kayo. At tignan yung reaction ng aking friend. Masaya. Hindi na siya stress. Kasi gabi na pagod na rin niya at inaantay na siya ng baby niya. So ito naman ang kapatid niya, reaction. Oh, tawa lang siya, girl. Oh, tawa-tawa tayo, di ba? So ako naman, diretso na ako sa aking sasakyan after ko ma-assure na okay sila. So maya-maya lamang, nag-message ang friend ko. Sabi niya, bakla, hindi maandar ang sasakyan. So ngayon, ginawa ko, tinignan ko, nakita ko, may red light dun sa battery area na nag-blink. So akala ko, lugat yung battery ng sasakyan mo, so we have to charge it. So ngayon, naghiram kami kung kani-kanino ng jumper, baka sakali pwede i-charge yung sasakyan. Anong nangyari? Nag-lock yung buong sasakyan niya at hindi umaandar yung sasakyan niya pag salpak niya na susi niya. Kasi nga pala, immobilizer, anti-theft si Honda Civic. So kahit anong charge ng battery ng sasakyan, o kaya ano pang susi yan, hindi talaga siya mapapatakbo kasi hindi yan yung chip na naka-attach dun sa or naka-connect dun sa sasakyan na Honda Civic. So ngayon, tumawag kami ng Doki Emergency Locksmith Service. Ayan si Sir Jerry D. Laure. Locksmith technician siya na sumaklolo sa amin. 24/7 po sila, hindi po sila nagsasara. So ngayon, nag-self lang sila ng machine sa tabi ng eskinita at hinanapan niya na susi or ulo ng susi ng sasakyan ng aking friend. At ngayon, doon niya ginawa on the spot ang susi na sasakyan with matching dun sa controller na remote. Meron silang system na diagnostic tool para ibubura niya yung lumang nakaregister na susi dun sa sasakyan. Kasi kung sino man nakakapulot yung sasakyan dali, hindi na niya yung magagamit kasi bago na yung naka-attach dun sa system ng sasakyan or naka-program. So ito, may HDMI sa ilalim, isa na lang ni Kuya at ayun na. Kumandar na ang sasakyan after ma-set up ni Kuya. So we are very happy at that time kasi nagawa namin ang solusyon. At higit sa lahat, makaka-uwi na ang aming kaibigan at maraming salamat po.